kahapon ni Villar na pangalanan ng campaign donors niya. Hindi naman daw hinihingi ng batas na i-disclose ito bago ang eleksyon, pero tila atat na atat si Villar. Pag i-reveal ko ngayon, ewan ko kung buwapapilo si Mr. Villar na intelligence asset na Malacanang. Pero kung hindi ako required by law, bakit ko pahirapan yung tumutulong sa akin? Pagkatapos na ron ng botohan, ilalabas ni Aquino ang listahan ng donors niya dahil ngayon pa lang daw pinag-iinitan na sila. Royces Nagitsibal, The Evening News. Break muna tayo sa politika, no, Amelie. Halo-halo kasi ang ating sidetrack na mga pinili para sa sidetrack ngayong gabi. Pagbibigay daan po ito sa mga request at padala ng mga taga-subaybay ng 10. Umpisahan na natin. Marami kasi ang sumusubaybay sa ongoing na Winter Olympics, ano, sa Canada. Namamangha tayo sa galing ng mga atleta doon. Gandang-ganda rin naman tayo sa mga pinapakita ng mga atleta, lalo sa mga figure skating events. Pero meron pala tayo mga hindi magandang imahe na hindi agad-agad na napupuna pag nanonood tayo. Ito, parang yung mga hindi lang maganda yung angulo ng mga ano, mga skaters. This idea came from tenor Eson or Eason Aguilar, no? Pinost niya ito sa ating wall matapos makita sa BuzzFeed.com. Oo nga naman, hindi nga, parang ano. Sana tayo na graceful na parang hindi sila nahihirapan. Dito sa mga kuha na to, parang napapansin natin na hindi talaga ganun kadali gawin itong ganitong klase sport. Na alam naman natin na hindi talaga. They just make it look as if it's so easy and it's so graceful. Pero... So ang galing ng mga cameraman or photographers na nakakuha ng ganyang klaseng mga litrato. Pero mas gusto ko pa rin yung mga magagandang pictures kasi parang horror na. Bukas maghahanap tayo, Amelie, ng mga super ganda ng mga litrato. Pagbigyan din natin si tenor RJY at ipapalabas natin ang video na pinost naman niya sa ating wall. Panoorin niyo po ang video na nagpapakita kung ano ang dapat niyong gawin kapag nagigilty daw kayo sa mga pulubing hindi niyo nabibigyan ng bariya. And now, an awkward moment with passenger. Awkward moment. Eh, kasi mukha naman siya hindi yun ang nangailangan talaga. Yeah. Para siya nanggugulang. Totoo, totoo. Pero nire-re-re-in. Sinabi niya kasi wala siyang bariye. Pero biglang magkakaroon ng awkward moment dahil mabubuko niya na meron pala. Kasi yun naman, parang ang dating frivolous din. Naglalaro. So anong ilang solusyon pag nakita yung ganyang klaseng sitwasyon? Ano? Anong going gagawin mo? Going to invite the person to play with him? Malay mo, ganun niya ang gawin. Tingnan natin. Ah, hindi pinakita ng ating editor. Sorry, alright, kailangan niyo pong makita kapag napunta kayo sa wall natin ano, para i-check niyo yung pinost na yan, kung ano naging ending, kung bakit naging awkward yung moment na yan. Ang last item naman natin, hindi ko alam kung ikatutuhan ng mga sumusubaybay sa mga Cebu inmates, ano, Amelie. May mga email kasi na natatanggap tayo, no, na asking kung totoo nga na nag-last dance na nga daw ba ang mga sikat na inmates so? Natin. Base kasi sa mga ulat ng Yahoo Pilipinas at Inquirer.net, ano, Amelie, totoo nagkakaroon ng problema sa pagitan ni na Cebu Governor Gwen Garcia, yung sinasabi mo kayo ng maganda yung itsura doon sa video. Kasi ano? Ang sexy naman talaga niya, Julie. Talaga. At ang kapatid dito si Byron Garcia na namamahala naman sa mga inmates doon nga sa Cebu. So meron may question, silang... ano, kasi sa tungkol sa ano proceedings ng, or proceeds ng performances ng inmates. At, ang nais daw nitong gobernadora ay maayos daw muna itong gusot na ito sa lalong madaling panahon. At habang hindi pa ayos ang gusot, tigil daw muna ang practice at performance ng mga inmates. Napabalita din kasi na nag-resign na ang choreographer daw nitong mga inmates na ito na naging dahilan kung ba't naging hit so din naman. So they just want to ayusin na lang muna nila kung saan talaga papunta ang proceeds para hindi na ko-question yan. Oo nga, saan nga ba napupunta? Yun ang hindi pa na-explain. Ano? Pero kung titignan mo na mas mukhang maayos, ayos naman yung kulungan. Baka doon napupunta yung proceeds. Ano? I would think so. Para everybody would benefit from it. That would be a... Abangan. So, siyempre, like, lagi natin sinusubaybayan itong mga palabas o mga videos ng inmates ito. Antabayanan po natin kung ano mangyayari on kung meron pang mga susunod na pagsayaw na gagawin itong mga sana inmates. Sana meron pa. I've always liked their performances. Kung meron kayong mga request, o katulad ng pagbibigay na ginawa namin ngayong gabi, email nyo lang po kami sa mga nakikita nyo yung email address sa aming screen, pati na rin po sa pag-follow ninyo sa amin sa Twitter o kaya ay sa Facebook group namin. Sumali po kayo dyan.
Susunod sa ating countdown, appointed cabinet officials na tumatakbo ngayong eleksyon technically resigned na raw, sabi ng Supreme Court. At silipin natin lagay ng mga probinsyang malubhang na apektuhan ng El Nino. Nagpalit lang ng mahistrado, nagpalit na rin ng desisyon ng Supreme Court sa kaso ng mga presidential appointee na tatakbo rin sa eleksyon. Sa bagong resolusyon, considered resigned na sila pagka-file pa lang ng Certificate of Candidacy. Yan ang story number 2 ni Andrea Bautista. Pinaligtad ng Korte Suprema ang dati nilang desisyon tungkol sa mga appointed officials ng gobyerno. Kaya simula ngayong araw, tanggal na sa pwesto ang mga opisyal na itinalaga ni Pangulong Arroyo. In the law that says that appointed officials shall be deemed resigned upon filing their respective certificates of candidacy remains valid and is not unconstitutional. Sa deliberasyon kasi ng SC Justices, napagdesisyon ng may katwiran ang pangamba na baka gamitin ng mga appointed officials ang kanilang posisyon sa gobyerno para makalamang sa darating na eleksyon. Tulad na lang ng mga infomercials kung saan pondo ng kanilang opisina ang ginagamit nila. Isa sa mga naapektuhan ng desisyon si DOJ Secretary Agnes de Vanadera na tatakbo bilang congresswoman sa Quezon. Sabi ni de Vanadera, ready naman daw siyang mag-resign dahil kailangan rin daw niya ng panahon para mangampanya. Sakop din ng desisyon si Executive Secretary Eduardo Ermita, Agriculture Secretary Arthur Yap at PMS Chief Hermogenes Esperon. Pati COMELEC malalagasan din ng mga opisyal. We also have COMELEC officials themselves, no? Who have filed their certificates of candidacy in their respective regions to avoid all these anomalies. The court has decided to reconsider its earlier decision. Hindi pa makapagkomento ang COMELEC sa reverse decision dahil wala pa rin daw silang kopya nito. Pero sabi ni COMELEC spokesman James Jimenez, ang importante hindi ito makakasagabal sa kanilang operasyon para sa darating na eleksyon. Di rin daw maapektuhan ng bagong SC ruling ang proyekto ng mga sapilitang pinag-resign na appointee. Pwede pa rin daw kasi nilang ituloy ang mga programang inumpisahan nila bago pa lumabas ang desisyon. Hassle ang papalit-palit na desisyon, pero ganun daw talaga dahil iba na ang koposisyon ngayon ng korte. Ang ni-reverse na resolusyon ay yung in-issue noong December 2009 na nilabas ng mga napalitang mahistrado. Hindi kasali sa reverse decision ng Supreme Court si Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Itinuturin kasi itong isang elected official at ibinoto ng tao. Ganun pa man, nasurpresa pa rin daw ang Malacanang, pero okay lang daw dahil may Plan B pa naman sila. Sa isang text message, sinabi ni election lawyer Romulo Macalintal na I am saddened by such sudden reversal. We will definitely file a motion for reconsideration. Andrea Bautista, The Evening News. So yun na nga, ano, pinakamaapektuhan dito yung gabinete ni Pangulong Arroyo. Mm-hmm. Maraming maapektuhan na kailangan nilang mawala na sa posisyon kung sakali magtuloy-tuloy yan. Pero they're filing an MR naman, so pwede rin ma-reverse din so, yung yan. Ni-reverse. It's may possible, MR, right? So hinihintay na lang nila kasi kakatext nga ng mga taga Malacanang. Mm-hmm. Hanggang ngayon wala pa sila mga kopya, so tumatakbo yung oras niyan. Okay. Tapos hanggang kailan na, malapit na rin naman ang start ng campaign nila. So ang ano na lang dyan is abangan ang susunod na kabanata. Tingin ko pahaba-habain na lang nila hanggang sa wala na sa magagawa dahil mabobotahan na. Tama, Amelin. Bago ang story number 1, mag-recap muna tayo. Sa number 10, Roger Federer timeout muna sa tennis dahil sa lung infection at Tiger Woods welcome daw mag-comeback sa PGA Tour. Number 9, RP Patriots come